So guys, sisimulan na namin yung aming project na polycarbonate roof. Ayan, gumawa kami ng maliliit na bakal para pangtabit sa gagawin naming roof. Ayan, si Daddy Glenn, siya lang po yung gumagawa nito, katulong yung aking father. Binaray na namin to sa wall, papunta dun sa grills ng aming bakod. So, yung patudis na tong ginagawa nila, katulong ng father ko, ganyan lang, nood-nood lang din sa YouTube ng tutorial kung paano. May malikot na bata. So, nandito naman kami ngayon sa City Hardware para bumili ng polycarbonate roof. Ang kailangan namin sukat is 14 feet by 16 feet. So, 2,650 yung isang peraso niya. Ang kailangan din namin itong mga pangdugtong na to, 190 naman ang isang peraso. So, ang bilang ng polycarbonate is tatlong 16 feet, then 6 na peraso ng pandugsong. Medyo mahirap siyang bilutin o tiklopin kasi baka mabasag. So, dahan-dahan talaga at sobrang haba niya. Kaya, pinagtulungan siya ng mga empleyado dito sa City Hardware. Then, kakailanganan din namin ng talim ng barena para dun sa tornilyo na pang polycarbonate roof. Maraming klase ang polycarbonate roof. Pinili namin screen wall. Meron ding plain lang. Pero yung mas mahal daw yun kasi mas matibay siya. So ngayon naman, papunta kami sa lagayan ng sealant. Kailangan naman ng sealant para dun sa dugtungan ng bubong. Para hindi pumasok yung tubig. So ang kailangan naming color is transparent lang kasi para hindi siya obvious or kita. Napakaraming brand ng sealant dito, pero kahit ano naman pwede, basta transparent. Pero kami, pinili namin tong Master na brand. Ayan. Hanapin lang natin transparent. Itong color blue yan, ito transparent. Kasi siya yung mas mura. Same effect lang din naman yan. So, binayaran na namin lahat ng napamili namin. At ang total na napamili namin is 9,175.75. So, kompleto na yan. Then, nakauwi na kami. Sinimula na tong ikabit. So, kailangan muna natin base din sa sukat nung aming pagbubungan. So, ganito lang siya. Ang paggayat lang niya, scatter lang din yung gamit. Kaya na siya ng cutter. Dahan-dahan lang kasi pag napamali ka, di ba? Sayang naman, napakamahal ng isang peraso nito. Saka, magagasgasan yung kabilang side. So, kailangan talagang pagtulungan siya. Makapal na plastic naman siya, then yung lifespan niya is 5 to 10 years. 5 years kung talagang bilad na bilad daw siya sa init, araw, ganyan. Kung hindi naman, abot siya ng 10 years. Sa palagi ko naman, sulit na yung presyo na yun. Yung tagal na yun doon sa presyo na pagkabili namin. And sinimula na siyang ikabit, dito muna tayo sa side na to. Ganito yung itsura ng twin wall sa loob, kaya siya tinawag na twin wall. Ayan, kasi, yun, parang baliktaran siya. Meron kasing plain lang nito. Yun, mas matibay yun, kaya lang mas mahal. So, medyo mahirap pala siyang pagdugtungin.
ipapasok mo siya dun sa binili namin pang lugtong, yung kabilaan niya. Sobrang ganit. May nagtulungan na nila yun. So, thank you again sa YouTube na pwede ka mag-gumamit ng oil or pahinira ng oil para dumulas. So, in-apply namin sa napabilis. So, ito na siya. Medyo nagkakaitsura na. Pinupahan na rin namin yung tito namin na tumulong kasi talaga kakayanin ng dalawa lang. Pwede namang dalangan or damihan nyo yung bakal. So, kami, konti lang. Kasi, budget meal lang din naman ito. Maliit lang naman din yung pagkakabitan na area. Siguro mga 10 square meter. So, ito yung before. Ayan, kita nyo. Then, before pa din. At ito na yung after. Yes. So, napakalawak na nung or nung aking garden at safe na yung mga halaman ko dito. Pinili ko talaga itong polycarbonate kasi nga marami akong halaman. Especially yung cactus and succulent. So, yan. So, marami pa akong gustong ilagay dito. Yan, lights, ang mga hanging plants, table and chair para tambayan na rin. Kung tatanungin nyo guys, magkano yung ginastos namin kasama yung labor, siguro mo nasa 15,000 na. Yan. So, tingin ko naman sulit siya sa komportable na ibibigay niya sa amin. So, ayun guys. Thank you for watching.